Hi guys, sa video na ito ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-transfer from GCash to MetaMask. So before we start guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. So ang first step lang yan guys is open tayo ng GCash. So, mag-transfer lang tayo guys ng amount sa coins.ph. So, para makasend, i-click lang natin itong bank transfer. Then, i-click ang view all. Ayan. Then, i-search na lang natin ang coins.ph. Ayan. So, ilagay lang natin dito guys yung amount. So, for example, magsasend ako ng 1,000 pesos. Ayan. Then, dito naman, lagay natin ang account name. Ayan, and then ang account number or yung cellphone number na ginamit natin. So, reminder guys na dapat verified ang amount. Verified ang account natin sa GCash at sa coins.ph para makapag-transact. So, ang kailangan lang po niyan guys is ang valid IDs para ma-fully verified tayo sa GCash and sa coins.ph. Okay, then send receipt, email, ayan, then i-click lang natin ang send money. So, ayan, click lang natin ang confirm. So, ayan, successfully sent na guys ang 1,000 pesos sa ating coins.ph. So, after nyan, open naman natin ang coins.ph. So, ang 1,000 na to guys ay i-convert naman natin sa Ethereum. So, check lang muna natin na may balance ako dito na, ayan, 0.0085 or 93.16 pesos. So, yan. Yung 1,000, para ma-convert yan sa Ethereum, i-click lang natin tong crypto. Ayan. Then, i-click natin ang Ethereum. Okay. Then, i-click ang buy. Pag nakilik na ang buy, ayan, i-convert all na lang natin. Ayan. Then, ito, slide to convert. So, every time ay nag-iiba po ang price ng Ethereum. So, buenas kung tumaas. So, click lang natin confirm. Ayan. Then, slide lang ulit. So, ayan. Successfully converted na siya. Okay. Then, back tayo. Okay. So, kung makita nyo guys, is 0 na yung peso natin. Pero dito sa Ethereum, ETH, ayan. So, meron na tayong 0.009478. So, bumaba guys yung price. Kasi diba kanina may 93 ito na butal. So, ngayon 1,035 na siya. Ang laki na ng binaba niya, nasa 70 pesos. 60 to 70 pesos. So, ayun, itatransfer naman natin siya sa MetaMask. So, para makapag-transfer sa MetaMask, ayan, i-click lang natin yung send. Ayan. Then, click enter ETH wallet. And then, dito natin ipipaste yung ating MetaMask address. So, para makuha ang MetaMask address, ayan, punta lang tayo sa Kiwi browser. Then, open natin yung MetaMask natin. Then, i-click ang 3 dots dito sa kanan sa taas. Then, i-scroll down. Then, click MetaMask. So, ayan, open na. So, i-click lang natin yung account 1 para makopy ang address. Then, balik tayo sa coins.ph. Ayan. So, dito natin ipipaste yung address. Then, dito naman guys, i-enter natin yung amount. So, hindi siya complete sa amount na na-convert natin dahil merong ETH fee. So, i-less na natin guys yung ETH fee sa i-convert natin. So, ayan, yung 0.0094730 kanina na na-convert natin. I-less na natin yung fee na 0.00225. So, i-paste na lang natin to or i-copy na lang pala natin yan. 0072283. Then, i-paste natin dun sa may amount. Ayan. Then, ayan, slide to send muna. Yan, then after nyan, is click mo lang my recipient can accept ETH. Then I am not purchasing from an ICO. Then slide yan. Accept and send ETH.
So, dito pwedeng email, pwede rin via SMS. So, ayan, text message na lang tayo. Ayan, so ayan, wait na lang natin yung code. Ayan, then i-enter natin, 419041. So, ayan. Then, ayan, successfully sent na daw yung ating ETH sa ating MetaMask. So, ayan, zero na lang siya. So, meaning, successfully sent na ang ating ETH sa MetaMask. Ayan, then open naman natin MetaMask. So, wait lang natin to guys, mga 2 to 4 minutes bago pumasok. Pag wala pa rin yan guys, ayan, i-refresh lang natin. So, click mo lang ulit yung MetaMask. Ayan, para ma-refresh siya. So, ayan, after 3 minutes, may pumasok na sa akin na 0.0072 ETH. So, check naman natin guys kung magkano na lang siya sa USD. Ayan, USD to PHP. So, yung 0.0072 ETH ay $15.42. So, convert natin siya sa pesos. So, ayan, 773.95 pesos lang siya. So, yan meaning bumaba yung value ng ETH na nabili natin plus yung gas fee. So, kaya ayan lang yung amount niya. So, ayan, compute natin kung magkano lahat yung nakaltas. Ayan. So, yung nagastos ko kanina, diba, 1,093 less, ayan, 773.95. So, ayan, almost 319.05 yung nawala. So, ayun guys, medyo malaki din yung nakaltas sa atin. Kaya, mas advisable guys kung one time ka na lang maglagay ng ETH sa iyong MetaMask. So, every time guys, nag-iiba-iba po ang ETH fee sa coins.ph. So, ayan, may chance na mababa minsan, may chance din na mataas. So, yun lang guys. Thank you for watching this video at sana po ay nakatulong sa inyo. So, please don't forget to like, comment, and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa Axie tutorial na gagawin ko.